Mapagpalang oras po sa ating lahat, mga kapatid. Ito na naman po tayo. Live po tayo sa The Kingdom of God, Province of Quirino, Region to. Magandang gabi po sa ating lahat. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon na pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang consummatum est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consummatum est, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang magkasala si Adam. Sa 6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At sa 7,000 taon, siya ay nagpahinga. Gayon din, sa 2,000 ay natapos na ang 6,000 taon at tayo'y narito na sa 7,000 taon na kapahingaan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala nung unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So mga kapatid, papagpalang oras po sa ating lahat. So bago po kami magpatuloy, nais ko munang magbigay po guys sa aming mahal na dakilang guro, mahal na supremo, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riambunansa. At sa aming mga 5 spiritual mothers na nandyan po ngayon sa Israel Dapitan City, Zamboanga del Norte, parte po ng Mindanao. Maayong gabi, Nay. At sa aming mahal na Pangulo, ang aming mahal na Prinsipe Raki Y. Riambunansa na siyang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa aming Hari Adolfo Riambunansa na siyang President ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa mga 70 prophets, sa mga 12 tribes, sa mga 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming regional director ng region to, Haring Edgar Palor Ligutom, na sa kasalukuyan po ay nakasama po namin ang aming regional. At gayon din po ang kanyang kasama na aming Reyna Rose Ligutom. At sa mga provincial leaders sa buong Pilipinas, ang kinibibilangan din po ng aking ama, nandyan po sa Isabela, leader po ng The Kingdom of God. Walang iba ang aking ama, Simproso Ancheta. At sa aking ina, Victoria Ancheta. At sampo na po ng kanyang mga kasama dyan po sa Isabela. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. At sa mga municipal leaders, dito po sa loob ng kaharian ng Diyos, na kinabibilangan po ng leader ng Saguday Quirino, na walang iba kundi ang Reyna Shirley del Rosario. Live po ngayon dito po sa Quirino sa pamamagitan po ni Reyna Shirley del Rosario. At sa leader po ng Kabarugis, walang iba si Princesa Claribel Baltasar ng Kabarugis. Saguday, no? Kabarugis, si Princesa Claribel. At sa mga barangay leaders, Tupuro. Magandang gabi po sa ating lahat. So sa araw na ito, mga kapatid, ito na naman po tayo
sa araw po ng Miyerkules 2023 na sa lahat po ng buong pwersa ng kaharian ng Diyos sa aming mahal na guro, mahal na Haring Pilimon Ondopriam Bonansa, sa lahat po ng aking mga kasama dito sa probinsya na nagla-live ngayon, magandang gabi po sa inyong lahat. At ito po, nandito po tayo sa province of Quirino upang magpahayag dito po sa tahanan ni Reyna Shirley de Rosario at ang kanyang anak, isang leader sa Guday, ang kanyang Reyna, si Reyna Janice, na dito po kami ngayon sa kanilang tahanan upang sa gabing ito, sa araw na ito, kami po ay magpahayag sa inyo ng mga plano ng Diyos sa daigdig. Ngayon, mga kapatid, ibibigay po natin ang pagpapahayag mula sa ating Haring Gerson del Rosario sa gabing ito. Hari, magandang gabi. Okay, so maraming salamat, Hari. So, isang mapagpalang oras po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, sa loob po ng kaharian ng Diyos. So, live po kami ngayon dito sa Region 2, Province of Quirino, sa Barangay Poblacion Sur, Maddela, Quirino. Okay, so bago po kami magpatuloy, umuna ay pupugay sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondokriam Bonansa, at sa lahat po ng mga 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan ng aming regional director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligutom at ang kanyang Reyna, Reyna Rose Padillo Ligutom, at sa lahat po ng mga 70 prophets na kinabibilangan po ng aming provincial director dito sa Province of Quirino, Haring Alex Ancheta, at sa kanyang Reyna, Reyna Ami Ancheta, at sa lahat po ng mga municipal leaders, barangay down to Purok. At ako'y pupugay sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Wairiang Bonansa, na siya po ang president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa aming Hari Adolfo Biriang Bonansa, na siya po ang president ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So, magandang gabi po sa ating lahat. So, ngayon ay naririto naman po kami upang magbigay sa inyo ng kaalaman, sapagkat ito ay plano ng Diyos, mga kapatid. So, ano ba itong plano ng Diyos? So, ang plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian, mga kapatid. Kaya ang istorya ng Diyos ay wala na doon sa Jerusalem, nasaan na, mga kapatid, dito na sa bansang Pilipinas. Kaya ngayon, ipapahayag po namin na kaya po namin patunayan sa inyo na ang kaharian ng Diyos ay dito sa bansang Pilipinas, mga kapatid. So, kaya po namin patunayan yan sa katuruan po ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Philemon Ondokriam Bonansa. So, ngayon, papatunayan ko sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos ayon sa pang pitong patotoo na mababasa sa Apokalipsis 17 hanggang 11. So, ganito po ang mababasa. Revelation 17:10.
So, ganito po ang nakasulat. At sila ay pitong hari. Ang lima ay nangabuwal. At isa ay narito. Ang isa ay hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal sa sandaling panahon. Sa 11, at ang hayop na naging siya at wala pa ay siya ring ikawalo at siya ay ikapito at siya ay patungo sa kapahamakan. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan na sila ay pitong hari, mga kapatid. So, ito po ay parables, talinhagang salita, ayon po sa banal na kasulatan, mga kapatid, na sinasabi rito na ang lima sa kanila ay nangabuwal na. So, ibig sabihin, nangabuwal ay patay na, mga kapatid. So, patay na. At ang pang-anim ay narito na. Sino? So, yung lima, walang iba, yung mga, ang una ay si Manuel Quezon, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, at Carlos P. Garcia. So, yun po ang nangabuwal, mga kapatid. So, ibig sabihin, patay na. At ang pang-anim ay narito na. Sino? Walang iba. Walang iba po, kundi si Diosdado Macapagal. So, si Diosdado Macapagal ay naging presidente ng Bansang Pilipinas at siya ay naging president ng Concon Delegate. At yung pangpito, nung natapos ang termino ni Diosdado Macapagal, mga kapatid, yung sabi dito sa banal na kasulatan, at pagdating niya ay dapat magtagal sa sandaling panahon. Sino, mga kapatid? Yung papito ay wala pa. Wala pa. So, sino yung wala pa? Sapagkat ang pang-anim ay natapos ang kanyang termino. So, ipagpatuloy ngayon yung ikapito. Sino? So, walang iba, mga kapatid, kundi si Pangulong Ferdinand Marcos. Yun po ang ikapito. So, si Ferdinand Marcos ay ipinagpatuloy ang Concon Delegate. Nung natapos si Diosdado Macapagal, president ng Concon Delegate, ay pinagpatuloy po ni President Ferdinand Marcos ang Concon Delegate. At siya rin po ang naging Pangulo ng Bansang Pilipinas. So, sa pagupuning ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, mga kapatid, ay idineclare niya po yung referendum. So, yung samahang na yun, ano pa, yung parliamentary government. At para magtagal sa sandaling panahon, siya ay nagpaboto ng
yes or no, mga kapatid. At ang nanalo ay yes. Subalit, ito ay hindi niya alam na ito ay kapahamakan. At si Pangulong Ferdinand Marcos, mga kapatid, siya ang first prime minister, naging first prime minister sa bansang Pilipinas. So, naging diktador po si Pangulong Ferdinand Marcos. Bakit naging diktador? Kasi sapagkat inalis niya ang mga kongresista, mga senador, yan, mga gobernador, hanggang sa mayor. Naging diktador po ang ating Ferdinand Marcos. At ang ikapito ay siya rin yung, sabi sa banal na kasulatan, na ay siya rin, at wala na, ay siya rin ikawalo, at siya ay sapito, at siya ay patungo sa kapahamakan. So, ibig sabihin, ang pangpito ay siya rin ang ikawalo. At ang ikawalo ay isa sa mga pito, mga kapatid. Walang iba ang ating Pangulong Ferdinand Marcos na naging first prime minister ng bansang Pilipinas. Naging diktador po ang so, ang tanong, mga kapatid, saan ito naganap? So, walang iba bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Bansang Pilipinas. Mga kapatid, kaya hindi po kami natatakot na mahihiya na sabihin sa inyo na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Na wala pong nakapagbigay ng kahulugan maliban lang po sa aming mahal na dakilang guro. Mahal na Haring Filimon Ondok Riambonansa. Okay, so yan po ang aking pinatunayan sa gabing ito. So, maraming salamat po sa inyong lahat at lalong-lalo na po sa lahat ng tagapakinig sa nagsusubaybay po sa aming programa sa The Kingdom of God sa Palatuntunang Konsumatong S, mga kapatid. So, maraming salamat po at sa aming municipal leader na nasa bansang UK po ngayon. So, magandang gabi po sa iyo, Reyna, at sa aming mga kasamahan na nagla-live din sa Santiago, Isabela, Haring Ramil Tadja, Haring Roy Marsan, at si Reyna Los Biminda del Cucheres, at si Prince Rigi Pagumpana, at si Roy, Haring Roy Marsan. Yan, yan po ang mga kasamahan po namin sa Bayan ng Saguday at sa programa po ng aming mahal na dakilang guro na sa lahat po ng mga hindi pa po nakapasali, lista ng kanilang pangalan, ito po ay binibigay po ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Riambonansa, na ito po ay para po sa deuterium beneficiary. Kung sino pa ang hindi po nakapalista, ay magtanong-tanong lang po kayo sa mga designated area kung saan may mga nakadestino po dyan na mga leader. Ito po ay libre, walang bayaran. Walang bayaran. At kung sinong nagpapabayad po dyan, ay yan po ay hindi po namin kasama. Sapagkat ibinibigay po namin ito na libre, walang bayad. Kahit ni 5, mga kapatid.
So, yan po ang aming programa ng The Kingdom of God. So, maraming salamat at higit sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambonansa. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. At ibibigay ko na po sa aming Provincial Director, Haring Alex Ancheta. Magandang gabi po sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao sa gabing ito. Patigit sa lahat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming supremo sa loob ng kaharian ng Diyos, ang aming mahal na hari, mahal na haring Philemon Ondok Riambonansa, at sa aming mahal na pangulo, mahal na Prinsipe Raki Riambonansa, at sa aming mahal na hari Adolfo Riambonansa. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan sa Dapitan City, dyan po sa banal na siyudad. So mga kapatid, sa gabing ito, nandito na naman po tayo upang magpahayag ng programa ng Diyos sa pamamagitan po ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Philemon Ondok Riambonansa, na ang ipapahayag po namin sa inyo ngayon ay tungkol pa rin po ito sa kaharian ng Diyos at sa mga kinakailangan magsipasok sa kaharian ng Diyos at sa mga tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, sa gabing ito, Luzon, Visayas at Mindanao, kami ay muling nagpapasalamat sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon upang iparinig po namin sa inyo ang mga ipinagkaloob ng aming mahal na guro na kaunting kalaman dito po sa loob ng kaharian ng Diyos. Kaya sa oras na ito, ay muli kong, bago nga pala ako magpatuloy, pinabati muna natin ang ating mga leaders dyan sa Aglipay. Pinangunahan po ni Reyna Rosalia Tuginayo at ang kanyang mga barangay leaders. So magandang gabi po sa inyo dyan. Ganon din kung nanonood din ang ating kapatid dyan sa San Agustin, walang iba kundi si Pastor Resurreksyon. Magandang gabi sa iyo, Pastor. At dyan din po sa Dipon Quirino, si Haring Daniel, ano yung mayor? Kalimutan ko patuloy. So, kung nakikinig man ngayon at nanonood, makilala naman siguro tayo, yung pangalan lang, nakalimutan ko pa. Yan. So, magandang gabi po sa ating lahat. So, ang tatalakayin po natin sa araw na ito, mga kababayan, unang-una ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Na ang kaharian ng Diyos, na itong programa ng Diyos na tungkol sa kaharian, na kailangan po namin itong ulit-ulitin sa inyo para labis po natin itong maintindihan. Tulad po ng pinahayag ng ating kapatid kanina na nabasa po natin yan sa Revelation 17:10 na mayroong pitong ulo at yung lima ay nangabuwal na at yung isa ay dumating na ay hindi pa dumating at yung isa ay parating na. So yan po ay talinhaga po yan sa banal na kasulatan na mahirap pong intindihin talaga
kung wala yung espiritu ng katotohanan na sa pamamagitan po ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Undok Riambonansa. Kung iisipin po natin, ay limang pitong sungay o pitong ulo. Pitong hari. O pitong hari ang ibig sabihin. So, siguro kung nakikinig po tayo na mayroong nabanggit kanina ng ating hari na mga pangalan ng mga presidente. So, kung ating iisipin, may nakasulat ba sa banal na kasulatan na Manuel Quezon, Rojas, Quirino, hanggang kay Apo Marcos? So, kaya nga po ito ay isang talinhaga sa banal na kasulatan. Na ang talinhagang ito sa Revelation ay nangangahulugan po na ang ibig sabihin na yung kaharian ng Diyos na nawala na doon sa bansang Jerusalem, na ang kaharian na yan ay ibinigay po ito sa isang bansa. So kung ito ay ibinigay sa isang bansa, ano po yung matibay na ating ebidensya upang sabihin natin, halimbawa dito sa bansang Pilipinas, o di kaya meron pong mga nabanggit kanina na mga pangalan, lalong-lalo na pangalan pa ng mga presidente, at ang pangpito doon na siyang pangwalo ay binabanggit po namin yan ayon sa aming mahal na guro, mahal na Haring Pilimon Undok Riambonansa, na walang ibang pangpito na siyang pangwalo na nakaganap sa kagustuhan ng Diyos ay walang iba si Apo Presidente Marcos. Kaya wag nating isipin na siya ay masamang tao. Sa harapan ng tao, masama. Pero sa harapan ng Diyos, ay ginampanan po lamang niya. Ginampanan po niya yung kautusan o programa ng Diyos. Para pagdating ng tamang panahon, lalong-lalo na ngayon na tinawag po natin itong consummatum est, na paano kaya natin mahanapan ang isang bagay kung hindi naman nagbigay ang Diyos ng mga palatandaan. Kaya yung binasa po natin ay isa po yan sa mga kaganapan, isa po yan sa mga palatandaan, isa yan sa isang titulo, isa yan sa mga makapagpatunay kung anong bansa ang binigyan ng Diyos ng kanyang kaharian. Bakit? Sapagkat kung ating iisipin, kung ating balikan ang programa sa panahon pa ito ni Jesus o sa panahon ni Panginoong Jesus, hindi po ba nangaral si Panginoong Jesus ng kaharian? Nangaral, nagpahayag siya ng kaharian. Ano ang ibig sabihin? Na dapat na ang kaharian ng Diyos na kanyang pinapahayag sa mga tao ay maitayo doon sa Jerusalem. Doon po sa Jerusalem, doon sa Israel. Sapagkat ang kapital ng Israel ay Jerusalem. Kaya lang, ay hindi po ito naitayo. Naitayo po ba ng ating Panginoong Hesus ang kaharian? Naipahayag niya ang kaharian ng Diyos. Subalit, hindi po ito naitayo sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang kaharian ng Diyos ay inalis ayon sa Matthew 21:43 na ang sinasabi ng Diyos ay alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Nakasulat po yan. Kaya lang, kahit binabasa po natin yan,
kung wala yung espiritu ng katotohanan o espiritu ng Diyos, sa palagay ko ay hindi po natin yan maintindihan. Kaya nga, ayon sa aming mahal na dakilang guro na siya lang po ang nagbigay ng tamang kahulugan ng mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan. Yung mga nakatagong lihim ay yung mga kaganapan sa programa ng Diyos na kaharian. Yung kanyang kaharian. Na yung kanyang kaharian ay inalis sa bansang Jerusalem at ibinigay ito sa isang bansang nagkakabunga. Kaya nga, kung ating titignan ang daigdig, kung ating alamin, kung ating balikan ang mga programa ng Diyos, kung inalis, saan niya ito binigay? Saan kaya niya ito dinala? Ano yun? Binuhat ba niya yung buong Jerusalem, hari? Ay, hindi, hari, ha? Ay, nako, hindi naman po ganon. Yung mga iba naman ay nangaral din na ang kaharian daw o yung Jerusalem ay nandun po sa itaas ng langit. At pagdating ng panahon, ang bagong Jerusalem ay bababa daw sa Pilipinas. Naku po, mga kapatid, ipag-isipan na po ninyo yan. Ay kung kasing laki ng Pilipinas yan, at tumungtong dito sa Pilipinas, ay naku po, baka wala nang matira. So, wala namang problema kung ganun kayo magpahayag. Di po ba? Pero, kailangan po nating sundin yung plano ng Diyos, hindi yung plano natin. Ha? Sapagkat ang istorya ng Diyos, lalong-lalo na ang programa ng Diyos, yung tungkol sa kaharian ay napakasilan po yan. Ha? Masilan pong usapin yan. Hindi po yan nakukuha sa biruan. Bakit? Sapagkat kung ating balikan yung naging plano ng Diyos, kung hindi lang sana nagkasala yung unang tao na kanyang nilalang, sino yon? Si Adam. Yon si Adam. Doon sa lugar na kung saan nilagay ng Diyos, doon sa Eden. Na yung Eden ay siyang naging Mesopotamia. Nung nabago yung pangalang Mesopotamia, naging Babylonia. Nung nabago uli, ano na? Iraq. Yun? Bansang Iraq. Iraq na ngayon. Yun na po yung bansang Iraq ngayon. So, nakarating na naman tayo sa Iraq. Kaya nga yung plano ng Diyos sa daigdig, ay wala namang ibang nagplano dito, Diyos lang. Kahit anong kilos at galaw ng tao, anong kilos at galaw ng ating daigdig, ibig sabihin, Diyos lang ang makapagpakilos sa lahat. Lalo na po yung mga panahon. Kaya ang programa ng Diyos, ang tungkol sa kaharian, ay nagtinayo ito ng Diyos, subalit may ginamit ang Diyos na katawan o tao. Hindi tinayo ng Diyos ang kaharian na walang ginamit na tao. Tama po ba? Tama rin. Alangan naman na itayo ng Diyos yung kaharian tapos wala siyang gagamiting tao. Halimbawa lang, kung magpatayo kayo ng bahay tapos wala naman palang titira, anong tawag yan? Haunted house. Ha? Napabayaang bahay o di kaya bahay na yan ng multo. Kaya nga, ang pagtayo ng Diyos ng kaharian ay hindi po ito maliit na usapan. Kaya palagi po tayong nagpapahayag sa lahat na sana ay
Imbes na magalit po ang ating mga kaisipan o puso, ay makinig po tayo. At alam po namin na hindi pa ninyo ito talaga naintindihan o narinig. Ngayon-ngayon lang po ninyo ito maintindihan o marinig. So, yung programa ng Diyos na pagtayo ng karian, mura pa doon kay Saul, David, Solomon. Sila ay umupo o ginamit ng Diyos sa loob ng 40 years. Sa 40 years po yan. Pagkatapos yun, nung tatlo, ay ginamit ng Diyos ang isang tao na kung tawagin ay si Nabucodonosor na hari ng Babylonia. Hari iyan sa buong daigdig. Ha? Ginamit po ba yan ng Diyos o hindi? Ginamit po yan ng Diyos. Ayon sa plano ng Diyos, doon sa kanyang panaginip ni King Nabucodonosor, kung ating basahin sa Daniel 2:31, pakinggan po natin, magbasa lang po tayo ng konti. Baka naman sabihin natin, ginamit ba yan si King Nabucodonosor? Ay, ginamit po yan. Ha? Daniel 2:31. So, ganito po ang mababasa sa banal na kasulatan. Ikaw o hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na nakapangyarihan at ang kaniyang kakinangan ay mainam. At tumayo sa harap mo at ang anyo niya ay kakilakilabot. Sa 32, tungkol sa larawang ito, ang kaniyang ulo ay dalisay na ginto. Dalisay na ginto. Ang kanyang dibdib at ang tiyan, mga bisig, ay pilak. Pilak. Ang kaniyang tiyan at ang kaniyang mga hita ay tanso. Tanso, pangatlo. Sa 33, ang kaniyang mga binti ay bakal. Bakal. Ang kaniyang mga paay, isang bahagi ay bakal at isang bahagi ay putik na luto. Yan, punto mo na. So, sino po ang binigyan ng Diyos yan na tao upang gampanan niya, upang maipakita sa kanya yung plano ng Diyos? Walang iba si King Nabucodonosor. Panaginip po yun. Panaginip. Panaginip yan ni King Nabucodonosor. Na sinasabi ng Diyos na ikaw ang ulo na ginto. Ginto, pilak, tanso at bakal na lutong putik. So talinhaga po yan. Talinhaga na isang panaginip ni King Nabucodonosor. So anong ibig sabihin yan? Ito po ay mga bansa. Mga bansa na ang una doon, yung ulo na ginto, ayan po si King Nabucodonosor. Pangalawa ay si Cyrus the Great. Pangatlo, si Alexander the Great. At pang-apat, ang mga Caesar o sa Roma. O ang Rome. Ibig sabihin, ito po yung ginamit ng Diyos na kaharian sa daigdig. Apat ang ginamit ng Diyos na tumayo na malaking kaharian sa daigdig. Hindi yan sabay-sabay ah, na tumayo. Isa-isa pong tumayo yan sa daigdig. Ang Babylonia, Medo-Persia, Greece, and Rome. Kaya ang istorya ng Diyos na tungkol sa kaharian at yung pagtayo ng kaharian ay hindi po ito madaling usapan. Kaya palagi po tayong magpahayag
iparinig para naman maunawaan po natin kahit papano, kahit kunti lang. Ngayon, sa panahon na ng ating Panginoon, ayon sa sinabi ng Diyos, sapagkat wala na itong kaharian ito, wala na yung apat na kaharian, nagiba na. Ang tanong ay magtayo pa kaya ang Diyos ng kanyang kaharian? Magtatayo. So, panglima sana ang Israel natatayo bilang kaharian sa buong daigdig o capital of the world. Kaya lang, sa panahon na ng ating Panginoong Hesus na siyang nagpahayag, ay wala nang naniwala. Ibig sabihin ay hindi na ito, hindi niya tinayo doon sa isang lugar na wala namang naniniwala. Kaya ang kaharian ng Diyos na itayo dapat doon sa Israel ay inalis. Bakit? Walang naniwala. Bakit kaya walang naniwala? Eh, Diyos naman si Panginoong Hesus. Kaya nga kung Diyos ang ating Panginoong Hesus sa panahong yan, ay bakit hindi nila nakilala? Unang-una, hindi siya nakilala bilang Diyos. Hindi siya nakilala bilang hari. Saan? Sa Jerusalem. Nakilala ba mga kapatid? Wala. Kaya yung kaharian ng Diyos ay inalis niya doon. Inalis niya yung diwa o kapangyarihan doon sa Jerusalem. Yung pagkabanal, yung kaharian, yung lahat ng diwa ng Jerusalem, inalis at ibinigay ito sa isang bansa. So anong bansa ang binigyan ng Diyos? Anong bansa kaya ang mapalad na siyang binigyan ng Diyos ngayon ng kanyang kaharian na wala na doon sa Babylonia, Medo-Persia, Greece, and Rome? Wala na rin sa Jerusalem. So panglima sana ang Jerusalem o Israel. Ngayon, di wala doon. Ang kaharian inalis. Binigay ito sa isang bansa. Anong bansa? Kung sasabihin ko po sa inyo ngayon na ang bansang yan ay Pilipinas, matutuwa po ba kayo? O di kaya magalit ang inyong mga puso? Bakit? Bakit magagalit kayo? O di kaya baka sabihin ninyo, ay hindi naman yan totoo. Ang kaharian ng Diyos, nandun naman yan sa taas. Eh karapatan nyo po yan, ang mangaral ng ganyan. Pero lalahanin po natin. Bansa ang sinabi ng Diyos. Alisin ko sa inyo ang kaharian at ibigay sa isang bansang nagkakabunga. Eh kung magturo po tayo sa taas, ganito lang po ang tanong, may bansa ba doon? Ha? May bansa ba? Itong itatayo ng Diyos na kaharian, mga kapatid, mga kababayan, ay hindi lang po yan itatayo ng Diyos na walang kabuluhan. Unang-una, gagamit ang tao, gagamit ang Diyos ng tao na uupo, ululuklok sa kanyang kaharian. Di po ba? Gagamit kaya ang Diyos? Pipili siya ng mga tagapagmana sa kanyang kaharian. Marami siyang mga pipiliin diyan sa kanyang kaharian. At nandyan na rin po lahat yung kanyang mga ipinangako. Ano yung pinangako ng Diyos sa loob ng kaharian? Andyan po yung buhay na walang hanggan,
Nandyan po yung kaligtasan. Nandyan yung kayamanan. Yan yung hinahanap ng tao. Nandyan na po lahat sa loob ng kaharian. Hindi ba tayo masaya na ang lahat ng yan ay ipagkaloob ng Diyos doon sa kanyang mga pipiliin, yung mapagkatiwalaan. Ipapamana niya yung kaharian saan? Doon sa mga tatawaging anak o mga anak. Ipapamana niya kaya? Tignan po natin ang sinabi ng Diyos ayon sa Matthew 25:34. Anong sinasabi, Hari? Para maintindihan po natin yung ating yung ipapamana ng Diyos. Para naman yung ating mga paniniwala, yung ating mga pagod na naniniwala sa Panginoon ay mapawi na. Magamot na yung mga sakripisyo ng lahat ng mga gumagana. Pero kung kahit ganap tayo ng ganap, kung hindi natin paniwalaan yung programa ng Diyos, kasi talaga namang mahirap intindihin, pero huwag kayong mag-alala, ipaintindi namin sa inyo. Anong sinasabi, Ari? Matthew 25:34. So, ganito po ang nakasulat. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Yan. Diba? Maliwanag po ang sinabi ng Diyos. Sinabi ng hari, yung mga nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat pa nung itatag ang sanlibutan. Ngayon, ganito ang tanong. Ano yung magmamana? Patay, buhay? Buhay, siyempre. Eh, siyempre naman. Wala pa naman akong nabalitaan sa Pilipinas. Halimbawa, sa Pilipinas lang na may mga tagapagmana ay yung mga patay ang tagapagmana, hindi yung mga buhay. Ha? Baguhin na po ninyo yan. Yung mga istilong ganyan na yung mamatay ka muna bago mo manahin isang bagay. Hindi yan pwede sa Diyos. Kung pwede sa inyo, ay sa inyo lang yan. Pero sa harapan ng Diyos, hindi pwede yan. Sinabi ng hari sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat pa nung itatag ang sanlibutan. Hindi ba kayo masaya? Hindi ba tayo masaya, mga kababayan, na ang pangako ng Diyos na kaharian na kanyang ipapamana ay nandito na sa Pilipinas? Pinapatunayan po namin yan sa inyo. Na walang ibang bansa na binigyan ng Diyos ay ang bansang Pilipinas. Tayo po ang tagapagmana sa kanyang kaharian. Tayo po ang tagapagmana kung masunod natin yung kanyang batas. May mga batas ang Diyos. Pero kung marinig ninyo yung kaharian ay sasama ang inyong puso, ay hindi ko alam kung ano na yan. Kaya nga yung pangangaral po natin ng kaharian ng Diyos ay hindi po ito pinupulot-pulot. Ito po ay galing mismo sa aming mahal na dakilang guro. Siya ang nagturo nito. Sino ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Undok Riambulansa? Kaya magpakasaya po tayo na dito na sa bansang Pilipinas
ang mapalad, lalong-lalo na yung mga tao na binigay ng Diyos dito, yung mga tao, mga Pilipino, kung tawagin, kasali na ako doon. Hindi ba kayo masaya na ang plano ng Diyos ay dito na sa Pilipinas? Sapagkat sinasabi ng Diyos, sinabi ng hari, hari, hindi bro. Kasi may tawagan minsan ang mga tao, bro daw eh. Mahirap yata yun. Ha? Si Papa Jesus, oh, mahiya naman kayo, huwag naman ganun. Kakatakot kayo. Ha? Sabi ng hari, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian. Manahin. Ngayon, kung ang katanungan po natin ay taga-Pilipinas na tayo, understood na ba na tayo ay taga-pagmana na? Totoo po yan. Kung masundan po natin o masunod po natin yung kanyang kagustuhan. Diba? Kaya nga, mayroon po tayong mga pinapahayag na mula sa aming mahal na guro na ang tagapagmana sa kaharian ng Diyos ay yung makasunod sa kanyang mga kagustuhan. Di po ba? Sinusunod naman po namin yung plano ng Diyos. Sumasamba naman kami. Walang problema yun. Sumamba lang kayo. Sapagkat yan ay kagustuhan ng Diyos. Subalit, sa loob ng kaharian o ang kaharian ng Diyos ay meron siya doong batas na nakabukod. Meron siyang, siya mismo ang nagbigay niyan. Ha? Hindi binigay ng tao yan. Siya mismo yung may-ari sapagkat siyang may-ari. Ha? Siya mismo ang nagbigay ng kanyang mga batas. Hindi lang ito ginawa-gawa ng tao. Hindi lang ito asimbol ng tao, mga batas. Asimbol. Hindi pwede yung asimbol ka ng batas ng tao, ay ng Diyos. Ha? Kailangan, siya mismo ang magbigay. Di po ba? Kaya nga, ang masakit kasi, sinabi ng Diyos na hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos. Matthew 6:33, di po ba? Inutos ng Diyos sa lahat ng mga tao. Hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos. Kaso pag narinig ninyo yung kaharian, ay sumasama naman ang inyong puso. Sapagkat yan ang kabilin-bilinan o utos ng Diyos. Bakit pa pinapahanap ka kasi ng Diyos yung kanyang kaharian? Ha? Bakit pa kaya ipahanap niya? Di pa niya kasi sabihin. Para matupad yung sinabi ng Diyos na may kanan. Yung tagapagmana. Sino? Yung nasa kanan. Di sana wag na itong ipahanap pa. Diba? Sana wag na rin kayong mangaral pa. Wag na kayong magtayo ng mga malalaking mga panalanginan, kung ganun man lang. Understood na sana na ang sino mang manampalataya sa Diyos ay maligtas, di ba? Sana, wala na. Pwede naman tayong manalangin, mas iulang magagandang mga dasalan. Mismo nga ang tao ay gumawa din ng paraan para ang mga tao ay maging mabuti. Tama po ba? Yun pa kayang Diyos, hindi kaya gagawa ng kanyang mga alituntunin o batas? Ay gagawa yan, lalo na ang Panginoon na siyang may-ari. Ha? Anong sinabi ng Diyos? Hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. At lahat ng mga bagay na ito ay pawang may idaragdag sa inyo. Diba? Bakit pinahanap niya? Mahirap ito. Kasi pinapahanap niya eh. Ngayon, kung binibiro tayo ng Diyos,
na sabihin ng Diyos, hanapin mo ha, tapos hindi naman pala mahanapan. Kung ipahanap, ibig sabihin, mahanapan. Eh kung magpahanap ang Diyos ng isang bagay na hindi mahanapan, na kundi niluluko na tayo ng Panginoon yan. Halimbawa, hanapin ninyo ang kaharian, ituro ninyo doon sa taas. Mahanapan ba ninyo yon? Hindi nyo yan mahanapan? Ha? Hindi nyo yan mahanapan kung doon sa taas. Pero kung dito, sa baba, mahanapan po natin yan. Sapagkat mayroong uutusan ang Diyos na magpahayag kung nasaan ang kaharian ng Diyos na nawala doon sa Jerusalem. Wala na doon sa Babylonia, Medo-Persia, Greece, and Rome. Na ang kaharian ng Diyos, ibinigay na po ito sa isang bansa. Ha? Kaya yan po ang aming sinusunod sa aming mahal na hari. Mahal na hari, Pilimon Ondo Kuryambunansa, na ipahayag sa lahat na yung kaharian ng Diyos ay nandito na sa Pilipinas. At inahanap ng Diyos yung kanyang mga tagapagmana. Kaya kung tayo ay nanampalataya sa Diyos, ipangaral natin ang kaharian ng Diyos na dito sa Pilipinas. Sapagkat maski ang mga apostoles noon nakasama ni Panginoong Hesus, anong pinangaral nila? Maski si Panginoong Hesus, anong pinangaral? Diba? Ang kaharian ng Diyos. Maski si Apostol Pablo, akala nyo hindi nangaral yan ng kaharian, pinangaral. Ay ngayon, inalis na, ibinigay na ito sa isang bansa. Anong bansa? So, meron po kanina, na narinig siguro ninyo, yung pahayag ng ating kapatid. Na mayroong pitong hari. Diba? Ang lima ay nangabual na. Yun po ay talinhangang salita. Kung anong bansa nyo yan, makikita, yun ang kaharian ng Diyos. Kung saan naganap, yung mga binasa ko doon ay nandun po ang kaharian ng Diyos. Yan po ang isang palatandaan. Kung anong bansa binigyan ng Diyos ang kanyang kaharian, hindi mo talaga mahanapan yan kung walang ibibigay ng Diyos na mga palatandaan. Hanap ka ng hanap na wala ka namang matibay na ebidensya. Di anong ibig sabihin nun? Ha? Hanap kayo ng hanap. Wala namang kayong matibay na batayan kung nasaan. Turo na lang ng turo doon. Ha? Kaya nga, kung magturo tayo, yung totoo na. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Dito sa bansang Pilipinas. Binasa po ng ating kapatid kanina yun. Oh, pampito si Marcos. Pampito na siyang pangwalo. Ha? Kung nakabanggit kanina na sinabi ng kapatid diktador ay yung pagkadiktador niya kagustuhan ng Diyos, hindi yun masama. Sapagkat si Apo Marcos ay pinili yan ng Diyos upang gampanan niya yung kanyang, yung ibibigay sa kanya ng Diyos na gagawin para yung pagtago niya sa kaharian at paglantad ng Diyos sa kaharian ay madaling mahanapan. Hindi ibig sabihin ay nagkagulo, ay masama na. Hindi ibig sabihin ay nagkaroon tayo ng problema sa panahong yan, ay masama na. Ay masama na naman talaga kung hindi natin alam yung katotohanan. Lalo na hindi din natin naabutan 1972, di po ba? Marasyalo. Oh. Kaya nga, pang pito na siyang pangwalo, bakit? Siya ay presidente ng Pilipinas at naging first prime minister siya. Talinhaga po yan, sino ang gumanap? Ayon sa Revelation, si Apo Marcos, ginamit po yan ng Diyos. Ha? Kaya huwag niyong sabihin na si Marcos magnanakaw. Diyos ang pumili sa kanya. So, kung sarapan ng tao ay masama, masama sa kanila. Pero sa harapan ng Diyos, yung kanyang ginawa ay hindi niya rin po talaga din alam. Subalit, bakit?
Dictation yun ng Diyos. Ha? Diyos ang nagpakilos sa kanyang isip. Kaya nga pang pito siya. Kung mabasa ninyo ang nakasulat sa banal na kasulatan. Ano yung nabasa dyan sa 13:1 ng Revelation? Diba? Yung hayop na umahon sa dagat. Oh, tingnan ninyo. Na mayroong 7 ulo at 10 sungay. Paano nyo yan ipaliwanag? Ano ang ibig sabihin? Ha? 7 ulo, 10 sungay. Kayo naman, kung magpahayag, demonyo na agad. Oh. Okay lang din. Huwag nyo lang ituloy. Kasi hindi naman po ganun ang ibig sabihin. E kung retiral yan na hayop at tumahon sa ilog o sa dagat, tignan ko lang kung di kayo nagtatakbo. Ganun ba? Yan po ay talinhaga. Yan ay tinago. Kaya nga salitang tinago, ano? Sa mga talinhaga. Ha? So anong bansa? At sino-sino yon? Yung sampo? May ginamit ang Diyos ng mga katawan. Sino mga katawan? Yung lugar na yan, yung umahon na yan. 7 ulo, 10 sungay. Sino yan? Mga presidente po yan sa Pilipinas. Para mayroon po tayong malaking batayan, ebidensya, na ang kaharian ng Diyos ay ibinigay ito sa isang bansang nagkakabunga. Kaya lang, yung makapagbigay din talaga dyan ng tamang taliwanagan ay walang iba kundi ang aming mahal na guro. Pasalamat din po tayo lahat. Hindi naman madamot ang aming mahal na guro. Nagpahayag po namin talaga ito. Lalong-lalo na yung mga tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Kaya, magsipasok kayo sa kaharian. Maniwala kayo na ang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Sino-sino yung 10? 7 ulo, 10 sungay. Ang dami naman yan, Brad. 17 na yan, ha. Ay hindi po ganon ang hanay. Yung 10, ganito yan. Unang-una, naging sungay na ginamit ng Diyos si Manuel Quizon, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos Garcia, Diosdado Macapagal, at Ferdinand Marcos. Diba? Pangpito si Marcos. Pangpitong anghel ng Diyos. Ginamit po yan ng Diyos. Eh bakit 10? Diba merong appointed president? Oh, diba? Osminia, Laurel, ano pa? Oh, diba? Aguinaldo. Aguinaldo. Tapos yung 7, di 10, sino yung pang 10? Si Marcos pa rin. Sino yung pang 7? Si Marcos pa rin. Kayo naman. Madali lang. Maniwala lang kayo. Saan yan makikita? Sa China? Sa Amerika? Anong bansa? Wala doon. Hindi nyo makikita doon. Saan? Makikita po natin yan sa Pilipinas. Anong ibig sabihin? Ha? Kung makita natin yan sa Pilipinas, ibig sabihin, ito ang kaharian ng Diyos, ang bansang Pilipinas. Sapagkat yan ay buong kaganapan na binigay ng Diyos doon sa isang bansa na kanyang pagtayuan ng kanyang kaharian, panglima na bansa na tatayo bilang capital of the world sa buong daigdig. Ang unang capital of the world, ang tanong ko sa inyo, bansa ba? Bansa. Babylonia, Medo-Persia, Greece, and Rome. Panglima, ang Pilipinas. Ano, mga kapatid? Kaya nga, ang pangangaral po natin bilang tayo ay nanampalataya sa Diyos. Mangaral tayo ng totoo. Hindi yung
haka-haka. Nung nangaral si Apostol Pablo, pinangaral niya ang kaharian ng Diyos. Totoo ba? Basahin natin sa Gawa 28:30-31. Ha? Yung mga pinangaral na mga apostolis o pinangaral ni Apostol Pablo. Anong sinasabi? So, ganito po ang mababasa. Na ipinapangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Hesukristo ng buong katapangan. Wala sinumang nagbabawal sa kaniya. Yan. Hindi mo pwedeng bawalan yun. Bakit? Utos ng Diyos na ipangaral ang kaharian eh. Ha? Noon pa sa Jerusalem. Diba? Ano pinangaral ni Pablo? Kaharian. Oh. Hindi nga lang naitayo doon sa Jerusalem. Saan na ito tinayo? Dito na, sa Pilipinas. Dito na. Kaya, kung mayroong bagong Jerusalem, mayroon po tayong lumang Jerusalem. Hindi mo na matawag na bagong Jerusalem kung walang luma. Tama po ba? Yun ang isa nating batayan. Mayroong bagong Jerusalem. Anong ibig sabihin natin yung sa likod? May luma. Ang tanong, nasaan yung lumang Jerusalem? Nasaan yung bagong Jerusalem? Para doon may pangaral ang kaharian ng Diyos. Walang iba ang bagong Jerusalem, ang kaharian ng Diyos, bansang Pilipinas. Kaya, mga kapatid, kung si Pablo ang tatanungin natin, matapang yon, wala siyang takot. Diba? Anong sinabi ni Pablo sa mga taga-Galacia? 1:8-9. Anong sinasabi? So, ganito po ang mababasa. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo ng iba sa aming ipinapangaral sa inyo ano? Ay matakwil. Yan. Punto muna. Ganon katapang si Pablo. Diba? Kung mangaral kayo ng iba ng amin, kung iba yung pinapangaral ninyo sa aming pinangaral ay matakwil. Di ba masakit yan? Ano ba pinangaral ni Pablo? Di ba nangaral siya ng kaharian ng Diyos? Saan niya ito pinangaral? Mula sa Corinto, lahat, napangaral niya ang kaharian ng Diyos hanggang sa Roma, Galacia, marami siyang mga naging pahayag doon tungkol sa kaharian. Kaya napakapaglad po natin. Kaya lang, kung makarinig po tayo, huwag kayong mangaral ng naiiba sa programa ng Diyos. Ano yun? Maniwala kayo na ang ating bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Huwag kayong matakot. Ganon din sa Apostol Pablo. Huwag kayong mahiya. Pahayag natin na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Pero kung magpahayag kayo doon sa taas, ang galit sa inyo si Pablo. Diba? Kaya nga, tayo din, mga kapatid, dito po sa programa ng aming mahal na guro, mahal na Haring Pilimon, Unlok Riam Bonanza, ang tungkol sa kaharian. Hindi namin pwedeng sabihin na nandun ang kaharian ng Diyos. Ano ang ipahayag namin sa inyo? Na ayon sa kaunti namin binigay ng Diyos, binigay ng aming mahal na hari, na kaalaman, ipahayag namin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. So kung ang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos, ano yung magiging plano ng Diyos? Ganun na lang ba? Pagkabasa mo ng kaharian, ay kaharian na lang na wala man lang kaplano-plano, ay
Diyan kayo nagkakamali, mga kapatid. Ibig sabihin, mayroong malaking plano ang Diyos dito sa ating bansang Pilipinas kung paano ito maging kaharian ng Diyos. Ha? May plano o wala? Meron. Halimbawa, ang isang bayan ay maging city. May plano ba? May plano. Ay, may malaking plano doon kung maging city. Eh, lalo na kung maging hari, katulad sa Saudi Arabia. Yeah. Diba? Paano naging kingdom ang Saudi Arabia? Ay, naging kingdom na lang ba doon? Paramihan ng buhangin? Ano yan? Hindi ah. Ano yung malaking source doon sa Saudi para nakapagtayo sila ng kingdom? Di ba sa langis? Langis. Meron silang malaking deposito ng langis. Meron silang 2 million barrels a day o masigit pa. O konti na lang ngayon. Kaya nakapagtayo sila ng Kingdom of Saudi Arabia. Kaya din dito sa ating bansang Pilipinas, paano maging kaharian ito ng Diyos? Mayroon ding malaking plano ang Diyos. Ano? Yun po yung nakasulat, isang talinhaga sa banal na kasulatan o prophecy ng Diyos. 25:1 ang sinasabi ng Diyos doon ay ang limang dalagang mangmang na walang langis. Yung lima matalino may langis. Ayon sa Matthew 25:1 hanggang 4, kung basahin po ninyo yan. Saan po kaya iyan magaganap? Ha? Sabihin namin sa inyo, dito pa rin sa Pilipinas, sino-sino yung limang mangmang na lima walang langis? Ayon sa aming mahal na dakilang guro, mahal na haring Pilimon Ondo Kriambunansa, siya ang nagbigay nito ng tamang kahulugan. Sino-sino yan? Mga presidente na naman po ito. Kung saang bansa binigay ng Diyos ang kanyang kaharian, kailangan maganap at mayroong mga gagamitin ng Diyos na katawan. Anong klaseng mga katawan? Ay hindi rin po yan basta-basta. Sino-sino yung limang mangmang na walang langis? Unang-una dito, si Ramos. Pangalawa, si Erap. Pangatlo, si Gloria. Pang-apat, si Pinoy. Pang-lima, si Pangulong Duterte. Walang langis. Tinawag man ng Diyos na sila'y mangmang para maganap ang nakahula na walang langis. Hindi ibig sabihin mga bubo yun, may mga bugado yun. Ha? Diyos ang nagsabi, limang dalaga mangmang walang langis. Anong ibig sabihin? Hindi nila naitayo ang deuterium dito sa ating bansang Pilipinas. Diba? Sapagkat Diyos lang ang magtayo niyan, hindi basta-basta tao ang magtayo diyan. Hindi basta-basta magpapirma ng mga deuterium ngayon. Gaya-gaya-gaya lang dyan. Ha? Walang ganon sa plano ng Diyos. Basta gayahin mo na yung deuterium, magpapirma ka na rin. Ay, naman. Sige, tuloy nyo lang. Tingnan ko lang. Yung mga iba. Ha? Yung mga iba. Ano yan? Gawin natin yung katotohanan. Yung tama. Mga kapatid. Ngayon, natapos na ang lima. Sino yung panglas? Ha? Sino yung panglas? President Duterte. Yan, si Presidente Duterte. Diba? Ano yung kanyang naging programa? Langis na ba? Hindi. Drag on war. Walang langis. Bakit? Nakahula eh. Ang lima matalino, may langis. Hindi naman pwede magkamali. Kaya nga, ngayon, 2022, ay umupo na yung panglimang dalaga na may langis. Sino? Walang iba kundi ang ating mabait na Pangulo. Sino? Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang una sa lima.
na may langis ayon sa nakahula. Para ano? Para maganap yung plano ng Diyos. Yung programa ng Diyos na alisin niya ang kahirapan o alisin niya ang pagluluha, kahirapan o kamatayan, kahirapan, dalamhati. Paano maalis yun? Kung walang plano ang Diyos, kaya bang alisin ng tao yan? Wala. Diyos lang ang pwedeng gumanap sa lahat. Mga kababayan, Diyos lang. Diyos lang ang magtayo ng kaharian. Ha? Eh kung magtayo-tayo kayo ng kaharian dyan, kailangan sa tamang sukat kayo ng panahon. Okay lang magtayo-tayo kayo dyan, huwag lang maninira. Ha? Ihayag ninyo yung katotohanan. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang sino mang mangaral na iba sa aming ipinapangaral, sabi ni Pablo, ano? Matakwil. Kaya kung mangaral kayo, yung katotohanan, hindi yung puro kasinungalingan. Yung katotohanan, alam mo naman siguro yun. Ha? Pero kung kasinungalingan yan, alam nyo din yan, mahiya lang kayong magsabi. Daling yun. Kaya nga mga kapatid, mga kababayan, yung pinapahayag po namin sa inyo ay hindi ito paninira. Ano? Pinapahayag po namin sa inyo ng bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Sa anong plano ng Diyos? Ito yung sampung, ito yung Matthew 25:1, sampung dalaga. Ang lima walang langis, mangmang. Ang lima matalino, may langis. Ito na. Ayon sa aming mahal na dakilang guro. Siya lang ang makapagtayo niya. At sa aming mahal na Prinsipe Raki, ang aming Hari Adulpo Riambunansa na siyang binigyan ng aming mahal na guro ng kapangyarihan sa programa niya. Kaya tayo po'y nagpapasalamat sa lahat. Higit sa lahat sa aming mahal na dakilang guro na siyang nagpahayag, nagtayo ng kaharian ng Diyos. Kailan? Ha? Kailan? Pinahayag ng aming mahal na guro ang siyang kaharian dito sa Pilipinas, 1982, ayon sa tamang sukat ng panahon. Hindi basta magtayo. Ha? Mayroong sukat ang panahon, mga kababayan. Yan na po yung malaking hiwaga sa daigdig sapagkat may sukat na ginamit ang Diyos para hindi masapawan ang Diyos pag walang sukat na to. Ha? Pag walang kasukat-sukat, ay bahala na, tayo na lang ng tayo dyan. Parang squatter ba? Ha? Kaya yung mga relihiyon ngayon, parang squatter na rin eh. Ha? Subalit, tayo po'y magpasalamat na kahit gaano tayo man ka-squatter, kahirap, pinili ng Diyos ang ating bansa sapagkat yan ang sukat ng panahon. Yan ang sukat na kagustuhan ng Diyos. Nagbigay ang Diyos ng mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan o tinawag ng aming mahal na guro na factors or four factors sa Biblia. Four factors. History, prophecy, mathematics, and science. Para masabi natin na ang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Sinasabi po namin yan. Subalit, ang magtayo, ang may-ari, mula 1982, mahal na hari, ang aming mahal na hari, Pilimon Ondo Riambunansa. Siya lang. Okay, kahit pa malaki kayo dyan, maliit lang kami, tingnan natin sa sukat. Pag hindi akma sa sukat, alam nyo na. Kung yung Babylonia nga, nagiba, nawala, ibig sabihin,
Yung Medo-Persia natapos. Yung Greece nga natapos. Kaharian yan ha, buong mundo. Yung Roma natapos nga. Ha? Pero mayroong itatayo ang Diyos panglima na hindi na magigiba. Ano yan? Pilipinas. Sino magtayo? Diyos. Diyos lang ang magtayo ng kaharian. Ha? Diyos lang. Sino ang aming mahal na guro? Hindi na po namin ito pinagyayabang lamang, hindi po namin ito basta-basta sinasabi lamang. Meron po tayong matibay na ebidensya sa tamang sukat ng panahon. Ha? Ang banal na kasulatan ay makapal. Kung titingnan mo, makapal. Pero kung hindi mo naman naintindihan ang nilalaman nito, ay walang silbi yung kapal ng Biblia na hawak-hawak natin. Kaya, kami po'y nagpapahayag sa inyo sa gabing ito upang isigaw namin sa inyo sapagkat ito na yung tamang sukat ng panahon sa limang matalinong dalaga na may langis. Pinapahayag namin ito sa inyo para naman maintindihan natin na hindi kami nagpapahayag dito upang magkuha-kuha kami ng maraming member dito. Ha? Para mapuno itong bahay ni Harry Gerson, hindi ganon. Ano? Yung mga anak ng Diyos ay makapag-isip. Ha? Na sana magpakabait tayo. Sapagkat ito na yung tamang sukat ng panahon, mga kababayan. Magpakabait. Alagaan natin ang sarili. Sapagkat kung alagaan natin ang sarili, ang katumbas niyan ay tagapagmana tayo sa kaharian ng Diyos. Pero pag hindi niyo alagaan, huwi kayo dyan sa lupa, pagkain kayo ng bulate. Ako din, kung hindi ko alagaan to, di sayang din, ano? Ganun lang yan. Kala nyo kayo lang. Ako din. Kami din. Kasali ka, pare? Oo, pare. Ay, kala ko hindi. Ganun lang yan. Ha? Alagaan natin. Sapagkat ang panahon ay ito na. Ito na, mga kapatid. Hinihintay ng Diyos ang tamang sukat. Ito na yung tamang sukat. Umupo na ang panglimang dalaga na mabait. May langis. Sino yan? Walang iba. Ang ating Bongbong Marcos, kung tawagin BBM. Ha? Siya na ang ginamit. Hindi magkamali ang sukat ng Diyos. Huwag na kayo magsukat-sukat pa ng iba. Yung sukat ng Diyos ang sundan ninyo. Hindi yung sukat ng tao. Pag sukat ng tao ang inyong dadalhin, naku po, may hangganan niya. Pero pag sukat ng Diyos ang inyong dalhin, everlasting life, walang kamatayan ayon sa plano ng Diyos. Kaya nga mga kababayan, mga kapatid, sa pagpahayag po namin sa lahat sa inyo, hindi naman po namin tumipahayag ng buong gabi, subalit narito po kami sa inyo. Na handang magpahayag, makinig lang po kayo, na sana kung makarinig kayo, ay magising kayo. Kami, na bilang binigyan ng aming mahal na guro, ng authorized, nabigyan ng mga lugar, lalo na dito sa ating lugar dito sa probinsya ng Quirino, pasalamat ako sa ating mahal na hari. Napakalaking pasasalamat sa ating mahal na hari. Mahal na haring Pilimon Undok Riambonansa na binigyan ako ng kaunting karapatan sa kanyang kaharian.
at yung pagpapahayag, siya rin ang nagbigay ng lahat-lahat. At sa aming mahal na Pangulo, mahal na Hari Adulfo, ay mahal na Hari Prinsipe Raki Riambunansa, at sa aming Hari Adulfo Riambunansa, at sa aming regional director ng region to na nandito ngayon sa probinsya ng Quirino, kasama niya ang kanyang reyna. Na isa yan sa mga nagbibigay din po na inutusan ng aming mahal na guro na magpapahayag sa lahat ng mga katotohanan. Ang aming Hari Edgar Palor Ligutong. Kaya sa gabing ito, mga kababayan, mga kapatid, sa buong daigdig, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa Pilipinas, sa gabing ito, kami po'y nagpapasalamat at nakapagpahayag na naman po kami ng kaunting oras sa inyo ang tungkol sa karian ng Diyos. Inihiling ko sa ating lahat, maniwala kayo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. Antabayanan po na naman nyo kami sa susunod na araw, Linggo, upang daragdagan na naman po namin sa inyo ang kaalaman. Napakarami po itong kaalaman. Napakarami. Hindi po maubos-ubos. Kaya kami nagpapasalamat sa lahat, lalo na yung mga kapareha kong Pilipino sa buong daigdig na nakikinig at nanonood, at maging sa buong daigdig na rin sa lahat ng iba-ibang klaseng tao. Hindi man nila maintindihan yung Tagalog, eh, siyempre, Bombay, Chinese. Ah? So, kaya may mga kapatid tayo na marunong dyan. Kaya sila din ang nagpapahayag niyan. Ah? Eh kami, hindi ako marunong mag-Bombay, mag-incheck. Ah? Kaya, Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat po sa inyong lahat at higit sa lahat sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Hari Philemon Ondok Riambunansa. At sa ngalan ng aming mahal na Prinsipe Raki, maraming salamat, mahal na Prinsipe, sa inyong paggabay sa lahat-lahat. At sa ating Hari Adolfo Riambunansa, maraming salamat po. At sa aming mga reyna o nanay dyan sa Dapitan City, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa